pagsalangin, babaeng nararamdan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 15 ng Agosto at dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhen Maria o Asunsyon o Assumption of Blessed Virgin Mary. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. At ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Mga minamahal ko mga kapatid, ating ginugunita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhen Maria. Ipinahayag ni Papa Pio XII noong ika-uno ng Nobyembre 1950 ang katuroang iniakyat sa langit ang parihong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Ninais ng Diyos na maliban si Maria sa pagkakaagnas dulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan, nakikiisa na sa kabalatian ng kanyang anak, si Maria, na laging kaanib ni Jesus sa buhay noon at ngayon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patuloyin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupurihan, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa tarin ng kalwalhatian. Panginoon namin Diyos harin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, Tugtog ng anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukno sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama na Espiritu, salwan natin ng Ama.
Ama naming makapangyarihan, ang kalisnisang mahal na bereng ina ng anak mong mahal ay iyong inaakyat taglayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, paginapatin mong kami makasalo sa kahalatian ng birhing ina naming mahal. Sa pitan ni sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Paupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamutit gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos ang Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Mga anghel ay masaya, nangiyak-iyak si Maria, sa langit na maligaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburlan ng Hudiya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay gagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya
sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya naman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kini Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno at bigyan rin nating papugay ang ating mahal na Birhen Maria. Ngayon ay dakilang kapistahan o solemnidad ng Asunsyon o ang pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhen Maria. Ang Asunsyon o pag-aakyat sa mahal na Birhen Maria na kaluluwa at katawan ay isa sa 4 na mahalagang doktrina o dogma ng simbahan. Ang dogma halimbawa gaya ng ang mahal na Birhen Maria ay manating birhen, ang kanyang Imakulada Konsepsyon o kalisinisang paglilihi, ang kanyang pagiging ina ng Diyos at ngayon ang kanyang Asunsyon o pag-aakyat sa langit. Itong dogma ng Asunsyon ay matagal na tradisyon sa Eastern Church o sa mga Orthodox, nagmula pa sa 4 na siglo, pero ang sa atin sa simbahang Katolika ay mula sa 6 na siglo. At ito ay nabatay noon sa tinatawag na Liber Requiem Maria, aklat ng pagkahimlay ng mahal na Birhen Maria na naisulat ni Pseudo John o isang Juan na siyang sumusulat ng kanyang ebanghelyo para kay Santa Maria. Pero ito ay nagiging dakilang kapistahan dahil sa apostolic constitution na proklamasyon ni Papa Pio XII noong 1 ng Nobyembre 1950, na ang kanyang proklamasyon ay tinatawag na Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus, ang kahulugan po nito ay ang kapuspusang kabutihang loob ng Diyos. Ibig sabihin, punong-puno, nag-umapaw ng kabutihang loob ang Diyos. At dito na ideklara na dahil sa kabutihang loob ng Diyos, si Maria ay dinala sa langit katawan at kaluluwa, hindi lang sa tinatawag na dormition na tradisyon ng mga lumang simbahan. Dito po sa ating mga pagbasa, ipinahayag ang mga pagbasa na maaaring maugnay sa pagpaakyat ng mahal na Birhen Maria sa langit. Ang una pong napakinggan po natin ay ang mula sa aklat ng pahayag, Kapitulo 11, verso 19 hanggang Kapitulo 12, versikulo 10, na ito naman ang tungkol sa pangitain na mayroong isang babae na manganganak na. Pero noong siya'y nasa panahon ng kapanganakan, may pula na dragon na handang kakain sa bata. Ito ay isang simbolo ni Maria na kung saan siya'y manganak ng isang Mesiyas, at dahil dito
siya ay magiging ina ng Diyos. At bilang ina ng Diyos, nasa kanya ang pagiging reyna ng kalangitan. Kaya po sa ating Salmo 44 ay nasabi sa versikulo 10 ng Salmo 44 na nasa kanan mo ang reyna na maningning ng gintot ganda. Kaya ito rin ay pagpapahayag na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako para sa atin na tayo ay kanyang iligtas at bigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya. Nasa ating pangalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 15, verso 20 hanggang 27, na noon pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan ng unang tao na si Adan. Dahil sa ating Panginoong Hesus Nazareno na Kristo, ay nagkaroon tayo rin ng buhay. At ito yung pagtupad ng kabutihang loob ng Diyos na nangako sa atin na kanyang iniligtas sa pamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig. At itong dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang batayan ng kabutihang loob ng Diyos ay napahayag ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Biso 39 hanggang 56, na si Santa Maria ay hinirang na magiging anak ng Mesiyas. Mesiyas, Kristo o Diyos na magkatawang tao na magligtas sa atin. Kaya sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth, na noon ay nagdadalang tao kay Juan Bautista, ating patron, noong nagkatagpo ang dalawang ina, si Juan Bautista, bata pa, ay natutuwa, lumulukso sa galak at tuwa sa tiyan ni Santa Elizabeth. At nalaman ni Santa Elizabeth na si Santa Maria ang kanyang dinadala ay ang Mesiyas. Kaya kanya pong sinasabi na pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Na ito naman ay nasa dasal natin ng Aba Ginoong Maria. Kaya si Santa Maria ay nag-awit ng papuri. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoong nagalak ang aking espiritu. Ito'y tinatawag na Magnificat, na ang ginawang dakila ng Diyos ay nagagalak si Santa Maria sapagkat magkaroon na ng tunay na pagbabago. Yung nasa trono at sa maluklukan ng kapangyarihan ay bagsak at ang mga ordinaryong tao ay siyang itaas at matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng mga lahi na bibigyan niya ng kabutihan ang lahat ng nananalig at nanampalataya. Para sa atin, ano ba ang kahulugan nito sa atin, ang pagpaakyat ng Mahal na Birhen Maria? Ang ating Panginoong Hesus, katawan at kaluluwa ang umakyat sa kanyang ascension. Si Santa Maria ay pinaakyat ng kanyang katawan at kaluluwa. Na kung si Santa Maria at ang ating Panginoong Hesus ay nauna, sila yung unang mga simbolo ng kabutihang loob ng Diyos na tayo rin na mananalig sa ating Panginoon, na tayo rin na mamuhay ayon sa limbawa na ipinahayag ni Santa Maria ay makatamo din ng bagong buhay, katawan at kaluluwa na bagong buhay, bagong pagkatao sa kalangitan dahil ang Diyos ay may dakila na pag-ibig sa atin. At sa kabutihang loob ng Diyos, tayo rin ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Salamat sa ating Panginoong Hesus Nazareno at salamat sa Mahal na Birhen Maria na nagiging ina ng ating Panginoon. At ngayon sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, siya na magiging reyna sa ating lahat, maging reyna sa lahat ng mga buhay at sa mga binuhay, maging reyna sa lahat ng mga nananalig sa kanya, ay siyang tutulong sa atin upang tayo
ay magkamit din ng kakaiba na buhay. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Kakaiba na buhay, buhay na ganap at ikasiyasya na pangako ng Diyos ay matutupad din dahil sa ating Panginoong Hesus at ng mahal na Birhen Maria. Kaya, isintro po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon at tularan natin ang mahal na Birhen Maria, ina ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ina ng Diyos, at ina nating lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos na mamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nausronan ng mga yumao. Nang may itong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto sa hukoms ng buhay at ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng mamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, na akyat ang katawan at kaluluwa sa kalahatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga nanampalatayang patuloy pa ng naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos at na ating Ama at ating itutugon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, ang langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin. Sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang nanampalatayang nakibahagi sa kalahatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na buhay at naghari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin iyong
basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin niyo, Pasido, pang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na berhing inakyat sa langit, ang aming kaluubang nagalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos namang kumailan lang sa iyo, sa apitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amanin ka pa rin ito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa pitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong inakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ay tanging sambay ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit na di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aaruga sa iyong buhay na anak nung siya'y naging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kay kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong bahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pala ang naparirito sa ala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu ang banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin si Mahang Laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanahang Kapanian.
Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlami, ay pag-asang sila'y muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay ng walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa Panginoon ng Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isuwo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Natala na
kahit alunman ng pangamba. Di alintana sapagkat naroon ka, umiunos ng bigati at kadiliman na hanggabi. Maria, sa puso minuman, ika'y tala ng kalangitan. Niling mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang inigiling. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba. Sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong ama ng napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang inakyat sa kalangitan, sa apitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa iyo Kastiya Banal na Misa sa panahon ng solemnidad o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng mahal na Birhen Maria. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay tinggi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang maringal na pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain naman kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin naman kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pagalis ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno.
Ave Maria, Ave, Ave.